Test Maker Jet. Welcome sa Quader Knows Learn Learning's The Name of Our Game. At kung bako pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo ang subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos. And for this video, itutuloy natin yung discussion ng mga pagkilala sa ating mga Tagalog or Luzon divinities. So, sa ating nakaraang part, nakilala natin si Aniton Tabu at si Dumakulem. Ayan, so kung saan nga 'di ba si Aniton Tabu ay inooferan ng mga taga Zambales ng pinaka-special na pinipig in order to praise her. Ayan. And then si Dumakulem naman is yung goddess of mountains wherein ay siya in charge sa mga kabundukan doon sa Cordillera region like that. And then nasabi rin natin na nagkaroon ng asawa at anak si Dumakulem wherein we will introduce them later on. So bago tayo dumako sa mga asawa at mga anak ni Dumakulem, let's have ikapati or lakapati muna. So probably one of the most intriguing deities of Philippine mythology ay si Ikapati. Ayan. So medyo intriga, nakaka-intriga daw itong diyosa na ito, si Lakapati. Ayan. So dahil si Lakapati was the Tagalog goddess of fertility. Ayan. So pag sinabi natin fertility, it is yung pagiging ito yung pagiging able to produce child, gano'n, para magkaroon ka ng anak, gano'n. So, goddess of cultivated land and the benevolent giver of food and prosperity. So, according to F. Landau Cano, si Lakapati daw ay goddess of cultivated land and benevolent giver of food and prosperity. Pero, sa iba naman, sinasabi na si Lakapati daw ay goddess of fertility. Some sources describe Lakapati as androgynous, hermaphrodite, and even a transgender god. So, ayan. So, in William Henry Scott's ang sabi, barangay, ayan, Lakapati is described as a major fertility deity represented by a hermaphrodite image with both male and female parts. Ayan. So, dito daw si Lakapati ay kinakikitaan ng reproductive parts ng both females, female and male. Ayan. So, kaya tinatawag siyang hermaphrodite. Ayan. Or a transgender god. Before planting in a new field, the ancient Tagalogs usually offered sacrifices to Lakapati. In a 17th century report by Franciscan missionary Father Pedro de San Buenaventura, it was said that a farmer paying homage to this fertility goddess would hold up a child before saying, Lakapati, pakanin mo yaring alipin mo, huwag mong gutumin. So in English, Lakapati, feed this thy slave, let him not hunger. Being the kindest among the lesser deities of Bathala, Lakapati was loved and respected by the people. So, syempre, si Lakapati ay mayroong mabuting puso at siya ang pinakamabait sa mga lesser deities ni Bathala. Kaya siya ay nire-respeto at mataas ang respeto ng kanyang mga sinasakupan. She married the god of seasons, Mapulon, and became the mother of Anagolay, the goddess of lost things. Ayan. So, dito, nasabi natin kanina na si Dumakunan ay merong napangasawa at ayun si Anagolay. Kaya natin inuna si Naikapati at si Mapulon dahil sila ang mga magulang ni Anagolay. Ayan. So, next on the list, meron tayong si Mapulon.
So, in Tagalog mythology, Mapulon was the god of seasons. Di ba meron tayong dalawang seasons? Tag-ulan at ang tag-araw. Pero sa iba, four seasons. Kasi nasa tropical, ano tayo, yung location natin, tropical country. So, according to F. Landa Hocano, in the book of The Outline of Philippine Mythology, na-describe na si Mapulon as ay isang lesser divinities na nag-assist nga kay Bathala. Ayan. So, mga alipin siya ni Bathala or yung mga lesser divinities, pero God pa rin sila. Ayan. Not much is known about this deity aside from the fact that he married Ikapati or Lakapati, the fertility goddess, and Sard Anagolay, the goddess of lost things. So, wala masyadong important details about Mapulon or wala siya masyadong story. Ayan. So, side character lang siya na ginamit para mapangasawa niya si Kapati or Lakapati at para mabuhay o mabuo si Anagolay, yung goddess of lost things. Okay, para sa ating next lecture video ay makikilala natin si Anagolay at si Apolaki. Si Anagolay yung babae at si Apolaki naman yung may hawak na dalawang espada. Kung saan si Anagolay siya ang napangasawa ni Dumakulem at siya ay inilabas, anak ni Mapulon. And then si Apolaki naman ay siya ay isa sa mga anak ni na Anagolay at ni Dumakulem. Kasama ni Apolaki, kapatid niya si Dian Masalanta, which we will be encountering and makikilala natin yung iba pa sa susunod pang mga parts. Thank you for listening. If you have questions and inquiries, you may comment it down below for our better understanding and discussion. Goodbye!